kwento po doon about dun sa langgam sa natapos kanina, kung ano daw yung very significant na kwento ng langgam. Actually, si Ferdinand, we call him Andy, nakihirapan akong Ferdinand. Si Tata Andy has a weakness for crawling insects. Shoutout po sa lahat ng followers, likers, and supporters ng Joms TV. Patuloy po nating suportahan ang vlog niya. Maraming salamat po. Thanks. Ilan ba estimated na bisita? Fantasia din po. More than... Hindi ko alam kung ilan talaga ang limawa sitting. Hindi ko alam ang capacity nito, pero sumobra ang dami ng tao. Kasi pati yung ibang mga houses noon, naghanda rin kami parang may pwesta sa sarap. So, people flock to Ilocos Norte that time. At talaga nag-enjoy sila. Okay? Sige, ikot kayo. Yung ano po, yung eskwelahan po ni... Ayan. Ni FEM po, pero sa Kasawi ang palad po ngayon. Nakasarado siya. Nakasarado. Kasi Sabado. Meron po siya nag-aral. Meron pong specific classroom po dyan kung saan po siya tumungtong ng grade 1. Ginawa po siyang small museum po siya. And may kwento po doon about dun sa langgam sa natapos kanina, kung ano daw yung ayun, langgam. Very significant na kwento ng langgam. Actually, si Ferdinand, we call him Andy, nakihirapan akong Ferdinand. Si Tata Andy has a weakness for crawling insects. More wait particularly lang, ma'am, sa langgam. Kasi doon sa likod ng museum noon, merong puno ng sampalok yun. And then, ang puno ng sampalok, merong, kung tawagin sa Tagalog, ibok. Pero in Ilocano, buos, kung tawagin, yung malalaki. Na red. Ngayon, natutuwa siya sa ganun. Alam niyo kung bakit? Na-fascinate siya that a langgam that size could carry leaves. Yung malalaki. Kaya nga tuwang-tuwa kami noon. You remember the Carlsberg? Hindi ba merong may advertisement ang Carlsberg na langgam ang nagbibitbit? Kasi makikita mo doon ang teamwork. Kaya yun is itinuturo sa aming mga apo that teamwork works. There has to be a concerted effort to attain a goal. Kaya bayanihan, teamwork, concerted efforts, sa pagtutulong-tulong, hindi naman kayang bitbitin ang nag-iisang langgam yan eh. Pero pag pinagtulong-tulungan, nakakarating from here to there. Okay? Yes! Yun ang tinulong. Kaya lagi sabi niya ang lahat. Hindi kayo kasali, kasama kayo. Wala tayong ihihiwalay. Yes. Okay? Yun lang ang aming paniwala sa buhay. Kasi Ferdinand or Tata Andy started campaigning, naging aware ako as president when I was still in elementary in 1965. And we were still residing in my vice city at that time. Kinuha nila ang mother ko as provincial coordinator. Talagang kahit na alam mo hindi siya para kay FM, nung nanalo na si FM, tinatawag namin sila. Isinasama natin sila sa ating mga proyekto, sa ating mga plano sa buhay. We don't give up on anyone. Not even your kids. Kahit na ano pa ang mangyari, don't give up on persons. Okay? Kasi hindi iisa ang araw. At saka mas masarap ang buhay, mas masaya ang buhay kapag magkakakapit kayo. You can fight, you can discuss, you can, ang tawag na, mag-away. Okay? Pero hindi kailangang magkalimutan. Okay? Magsama-sama tayo sa hirap, sa ginhawa, lalo na sa hirap, magsama-sama tayo at sa ginhawa. Parang mag-asawa, kapag nag-asawa ka, hindi nag-aaway tungkol sa pera kapag walang pera, at lalong hindi nag-aaway kapag mayroon ng pera. Okay? Okay, ano lang po pala, segue lang from our office. Yung suot-suot ko ni Nanay Minda, this one po is project po ito ng
dating si Governor Aimee Marcos, tinatawag po namin itong Summer Tourism Program po. Kasi nasa likod ni Nanay, napapansin yes, po. Ask me. Napakaganda ng mini. Actually po, yung sa kanila, binibigyan po ng trabaho. Actually po, hindi siya, wala pong masyadong nakakaalam from the outside. During po noong term ni Ma'am Aimee Marcos, hindi lang po mga kabataan na nagsasummer or mga kaming mga senior. Sinasama po namin sila sa program na kung tinatawag is yun nga, Tourism Ambassador. Tourism Ambassador. Kasi saan nga po ba manggagaling yung first-hand experience kung hindi sa kanila. Sa kanila naman yan. So, for example po si Nanay Minda from Sarat, tapos may sites kami dito, which is ito, yung Marcos Train. Yung mga senior citizen po, bumubuo sila ng isang grupo. So, actually, malaki ang pasalamat namin kay Ma'am Aimee. Actually, hindi Ma'am Aimee ang tawag namin sa kanya. Manang Aimee. She feels comfortable when people call her Manang Aimee. Kasi walang, hindi mo ma-reach ang tao kapag ako gobernador, yung ganon. So, Manang Aimee siya. And I can say, Marites siya. Kasi tatanungin niya, uy, ano nangyari sa inyo doon? Kumusta? Ano nangyari nung bagyo? In a good way. Alam mo, talagang matutuwa ka. Pati ang pagbuhay ng turismo, she gave way to jobs. Although seasonal ang pagdating ng tao, normally bakasyon. So people flock anywhere else. Bakasyon, tapos Christmas season. So, hindi lang yung mga simbata niya. Yung kasing bata ko rin. Kasi oo, mga recycled teenagers na kami. Hindi lang ako mga sila mga teenagers. Oh, I call myself a recycled teenager. I do not want to be called senior citizen. Sabi ko, Diyos ko, hindi pa ako ganun kaano. Recycled teenager pala ako. How old are you now, Ma'am Minda? Teenager nga. I am 15. I'm 18 with 50 years experience. Okay. So that's 18 plus 50. Tapos yung mga pinuntahan po natin na area po na sa like in Malacañang po, kung na-meet niyo si the original made in Malacañang, hinag po doon si Ma'am Letty, kung na-meet niyo po si Ma'am Letty na yes po, na yung matanda na maliit. Si direct po hinanak na kanina. Si Ma'am Letty po is yung nandun po yung pamilya Marcos sa Malacanã. Siya po yung naging yaya ng dalawang magkapatid. Si Ma'am Irene at si Ma'am Letty. Si katulong. Yung biday. Sir Justin kasi siya kanina. Ay, iba pa yun. Sa Malacanã eh, pero minute po ni direct kami. Hindi namin nakita. Oo, kasi alam mo, Inagaw sa atin ni direct. Yung Malacanã, ito yan. The president needed a space during summertime. Kasi normally, hindi ba meron tayong Malacañang in Baguio, yung summer residence. Pero he wanted to work here. So, ginawa ang ating Malacañang of the North. Para hindi mahirapan, naglipat pati ng tao. Yung national agency po. Yung agency, dinala nila doon. Nagtanim ng mga puno, naglagay ng mga halaman para may panggagalingan ng mga pamilya. Plus they called Green Revolution din, di ba? Ang Green Revolution natin, hindi yung proyekto. Yes, sa Manila po marami. I was working in 1974 sa National Media Production Center. Yun, nag-start na yon nung mga panahon na yon. Alam mo ba ang ginawa ni Madam Imelda? Sa dagat-dagatan, kasama kami. Alam mo yung bawat lata ng sardinas? Yes po, yes. I remember. Hinapot, naghahakot sila ng soil, ng garden soil. Sige, hanapin lahat ng lata, bote. Pinalagyan, nagbigay siya ng buha, ng ano, ng buho. Kahit ipil-ipil. Yes! Buto na ampalaya. Ampalaya, kamatis, yes. Pechay, oh yes. Paper tree, kulay green. Doon ka nga magugulat. Eventually, natuwa na rin sila nung makita nila na hindi na sila bibili ng kamatis. Pati yung sibuyas, tinuruan inabot sila. Inabot ka na po yun. Lalabas kami ng bahay, magpitas kami ng ampalaya. Magpitas ka na ampalaya. Kasama po ang nanay ko sa Blue Ladies. Talaga. It was a project talagang
Napakagaling. Sobra. Sayang lang. Kasi may nagtanong sa akin, baka lang po nandito. Tinatanong po taga saan ako. Actually po, I'm not a full-blooded Ilocano. I'm a product po of scholarship ni Manang Aimee. I'm from Kamsul po. And ang sa totoo